Hi, Happy New Year sa inyong lahat. Bagong taon, bagong pag-asa at bagong buhay. Ang tanong, ano ang bago sa inyo ngayong bagong taon or taong 2023? Guys, ako guys, may bago sa akin. Bago ang aking employer ngayong 2023. Yes po guys, pagbalik ko sa Hong Kong ngayong January is bago na ang aking employer. And baliktanaw lamang muna sa aking nakaraang employer. Sa mga bago pa dito sa aking YouTube channel, guys, sasabihin ko po sa inyo na ang aking kontrata nung nakaraan kong employer, employer ko sila for 5 years. Straight po yan, guys. One employer only. Sad to say, terminated po ang aking kontrata sa kanila dahil po nag-migrate na sila sa Australia. Pero okay lang po, guys, dahil may bago naman din akong employer kaagad. At yun ay kapatid ng amo kong babae. Ayan. Pag-usapan muna natin ang nakaraan kong employer ko, ano yung mga karanasan ko sa kanila, ano yung mga paghihirap, may paghihirap ba ako sa kanila, may mga hindi ba ako, may mga hindi ba kami pagkakasunduan. Guys, lahat po ay di perfect. Yan. Lahat po tayo ay may mga tupak sa buhay. Mga employer man sila or tayong mga cheche or mga kunyang. 5 years po ako nagtatrabaho sa kanila. Gusto ko sanang tuloy-tuloy na ang pagtatrabaho sa kanila hanggat kaya ko pa. Kaso lang, magkaroon talaga ng pagkakataon na magkakahiwalay. Nung pumunta ako dito sa Pilipinas or nag-vacation ako dito sa Pilipinas, kasabay po ang flight nila papuntang Australia. Kaya nilisan namin ang Hong Kong ay parihong araw po yun, guys. Mga napakalungkot ang araw na yun dahil magkakahiwalay na kami. Ayan. Pero okay lang po dahil kahit hanggang ngayon, nagme-message pa rin sila sa akin, nag-update sila kung ano yung mga kalagayan nila dahil wala na ako. Of course, guys, nahirapan sila dahil first time po nila na mawalan ng cheche o mawalan ng helper. Dahil po sa Australia, napakahirap po kumuha ng visa, ang dami pa pong process para po makakuha ng helper. So, ang ugali po ng aking mga employers, guys, super. Gustong-gusto ko talaga sila, magkasundo kami sa lahat ng bagay, kahit na yung mga ups and downs namin, yung mga ugali namin, mga tupak namin. Ayan, dahil po sa 5 years na kami magkasama, kilala na namin ang isa't isa. Pwede po akong magalit sa kanila, na ipapakita ko po yung mga tupak ko sa kanila, na iintindihan nila. Alam ng babae kong employer kapag wala ako sa mood. Alam din niya kapag may kasinang, or may kasalanan siya sa akin. Minsan kasi, ang employer ay magpaka-employer talaga. Utos dito, utos doon. Natural, napapagod lamang din ako or tayo mga cheche dahil whole day po, wala pong oras ang pahinga natin or pahinga ko. Basta may trabaho, trabaho talaga, guys. And pagod na pagod ako dahil utos ng utos, lalo na po nung pandemic, grabe. Parang kayod kalabaw talaga ang mga helpers sa Hong Kong or mga helper kapag nandyan po ang mga employers sa bahay. Work from home po sila. Kaya hindi naman pwedeng uupo-upo ka lang sa tabi. Kaya maghahanap talaga ng pagtatrabahuan or pagbisi-bisihan. Ang ugali po ng aking employer, guys, yung babae, nakakainis talaga. Kahit na nakakainis siya at alam ko na sobra na siya, yung parang may tupak din siya, siguro may ano nandyan yung bisita niya. Kahit ano-anong pinapagawa sa akin. Of course, guys, napapagod din naman po ako. Pero kapag alam niya na nagagalit na ako or napipikon or napapagod, nakikita niya kasi yan sa akin. Ang maganda po sa employer ko, yun ang hindi ko po talaga makakalimutan sa kanya. Siguro hindi ko na ito, ma-compare ko talaga sa, ang hirap mong move on kapag magkasundo na kayo ng iyong employer at i-compare mo siya sa mga bago mong employer. Siguro mahirapan ako na mag-move on sa aming bonding. Kapag galit po ako sa aking employer, guys, na alam niya na sa kanya ako galit, lalo na yung babae, kapag alam niya na nakakainis na siya, ang ginagawa niya, alam niya yung favorite ko kasi yung chocolate. Alam niya talaga, kung nasa labas yan siya, bibili siya ng any kind of chocolates, any pagkain na basta ang flavor is chocolate, tuwang-tawa na yan siya magbigay sa akin. Pag alam niya, naiinis ako sa kanya. Pagdating niya, guys, halimbawa kung nasa labas siya, pagdating niya, may pasalubong talaga ako. Kung sa bahay naman siya, pag may ginagawa ako, tapos utos siya ng utos, pero pag nainis ako sa kanya, ang ginagawa niya, sinusubuan niya ako. Grabe, yun talaga ang namimiss ko sa kanya. Yung sabi niya, Cheche, 5 o'clock na, oras na ng iyong merienda, tea time, ganyan siya. Yung coffee time na, nag-init na ako ng tubig, yung mga ganyan na bagay, napakaganda pong pakinggan, napakaganda po yun, guys. Imbis na mainis ako sa kanya, natutuwa na lang talaga ako kasi nag-i-effort talaga siya na kausapin ko siya. Gumagawa siya ng paraan para kausapin ko siya dahil alam niya talaga, yun na kasi mango talaga ako. Kilala na talaga niya ako kasi kung ano yung nakikita niya sa mukha ko, yun po ako, guys. Kasi hindi po ako marunong makipagplastikan sa kanya. Pag asar ako, talagang naaasar ako. Pag tawa naman kami, grabe ang tawa namin. Yung walang tinatago. Hala,
halakhak, kung sa halakhak man. Tapos guys, kukuhain siya ng pagkain. Tapos sinusubuan niya ako kasi daw marumi daw yung kamay ko. Kunwari na busy daw ako, ganyan yan siya guys. So naghahanap talaga siya ng paraan na hindi kami magkagalit talaga. Ang lalaki naman, kapag umalis yan siya, yung amo kong lalaki, ito din. Kapag umalis yan siya, nagtatanong, sasabihin siya, hindi ako kakain dito. Parang nag-a-appointment yan siya. Tapos malita ako sa pag-uwi, handaan mo na lang ako ng ganito, ako na bahala magligpit. Ganun sila ka, anong tawag nun? Parang ganun sila ka detalyado lahat ng mga lakad po nila guys, sinasabi nila sa akin. Yun po ang mamimiss ko sa aking mga employer. Pagdating po sa aking alaga, ayan guys, maldita ang aking alaga talaga. Kung maldita siya, maldita din ako kaya sinabi ko sa kanya na huwag kang magmaldita sa akin dahil kung magmaldita ka, mas maldita pa ako. Ayun, talagang alam niya rin kung ano kung ano ang ayaw ko talaga sa kanya. At kagaya ng sinabi ko, kilala na talaga nila ako. Pag galit na galit ako sa kanila, alam talaga ng bata kung paano ako paamuin. Chocolate lang na pagkain, okay na, mawawala na yung galit ko sa kanya. Ewan ko ba bakit gustong-gusto ko talaga. Kaya naghahandaan sila ng mga chocolate ice cream, pag bumibili sila ng ice cream, biscuit, may basta ako chocolate flavors kasi pag naaasar ako, parang sinasalpakan nila yung bunganga bunganga ko pagdating sa chocolate. Ayun, nawawala yung galit ko sa kanila. And dahil naman po ang bait-bait nila sa akin, ginagantihan ko talaga ng kasipagan po. Yun po ang nagustuhan namin sa isa't isa nila din sa akin. Dahil kahit wala po sila guys, nagagawa ko naman ang mga gusto nilang ipapagawa sa akin. Hindi naman din ako nagkulang sa kanila. Kung sa day off naman, kahit na ang curfew ko is hanggang 8 o'clock, 5 o'clock, umuwi na po ako ng bahay. Dahil alam ko naman, pag uwi ko galing day off, ang bahay namin is parang dinaanan ng bagyo. Ganun po ako kaaga kapag umuwi, pag mag-day off. Dahil alam ko naman sa sarili ko, ako din ang magliligpit. Guys, nakakulong ko talagang isipin na bago na naman ang aking employer. Hindi ko po alam kung kahit na magkamag-anak yan sila, magkaiba-iba naman talaga ang ugali ng tao. Kaya hindi ko alam, ngayong darating na pagbabalik ko sa Hong Kong, ay hindi ko alam kung okay ang aking kalagayan sa kanila. Dahil yun nga po guys, hindi ko pa talaga na-experience or naranasan na magpanibago na naman ng employer na sa tingin ko kasi yung kapatid ng amo kong babae, walang pakialam sa mundo, parang stricto siya. Pero sabi niya kasi sa akin, hindi daw nila kaya or hindi baka hindi nila maabot yung na-experience ko sa kapatid niya, sa ate niya, pero pipilitin naman daw nila. Parang nagkaroon na sila ng idea kung ano yung mga oras, yung pahinga ko, pagtulog, sinabi na lahat ng kapatid ni ma'am sa kapatid niyang lalaki. Alam ko ang dasal ay napakalaking milagro yan. Walang imposible sa dasal. Kaya, ayun, pinanghahawakan ko pa rin ang dasal at kung ano yung pinakita ko or ano yung performance ko sa amo ko or sa dating mga employer ko, hindi ko naman sila pwedeng ipahiya. Nirecommend ako ng employer kong babae sa kapatid niya. So, expected na nila yun na magiging okay yung performance ko sa kanila. Kaya, pag-iigihan ko po talaga. Ayaw kong masayang yung tiwala nila sa akin. Ayaw kong masayang yung pagmamalaki. Kasi pinagmamalaki talaga ako ng aking mga employer sa kanila. Kaya, ayaw ko silang mapahiya. Kung ano yung expectation niya or nila, lalamangan ko pa para magiging okay yung pagtira ko sa kanila or pagtatrabaho ko sa bago kong employer. Guys, i-update ko na lang kayo sa susunod kong vlog or sa pagdating ko sa Hong Kong kung ano yung kalagayan ko sa aking mga bagong employer. Stay connected and thank you sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin at nag-follow sa aking Facebook page at sa mga bago pa sa aking YouTube channel, guys. And of course, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para lagi kayo updated kapag may mga bago akong upload na videos. Bye! Happy New Year!